napupunta dito sa receiving can, lahat na iipon, napupunta dito. Tapos bago siya ipapump nito na kulay orange doon sa milk bat. Yan naman ang papump doon sa papunta sa bat, sa milk silo. Maulan niya yan. Napakalamig. Maulan. Nilagyan po namin itong tubig para lumabas yung baka, kasi pag walang winter na tubig, hindi sila nakakalabas. Ang tendency po, umaano lang siya, umabalik doon, press on, umuutot na lang. Ito po sila. Bawat baka may number sila para sa record po namin ang mga detalye nila, nalalaman kung anong breed sila, kung anong kailan sila pinanganak. Ayun, kaya mahalaga yung number, saka yung itong button, may tag na tinatawag fight button sa kanilang ingay. Maba tayo. Yan guys, so pag namilkingan sila, pupunta po dito sa tubo na to, yung gatas. Pupunta po dyan ang gatas, tapos naiipon po siya dito sa ayan po, oh. Napupunta dito sa receiving can, lahat naiipon, napupunta dito, tapos bago siya ipapump nito na kulay orange doon sa milk bat. Yan naman ang papump doon sa papunta sa bat, sa milk silo. Meron din siyang compressor dito para pag nag-purging, pinoys mo yung milk para lahat maubos sa linya
Ito yung ano, ito yung nagpapagumagana. Ito ang nagpupush papunta lahat doon sa bat. Dito naman yung ang lagayan namin ng heat spray. Pagkatapos sa pagkatapos silang mamitin yan, sinasanitize ng spray na to yung bibi nila para iwas sa mikrobyo, mika, iwas sa mga mikrobyo. Ito po, tapos na siya. Antayin natin kung may mag ano, spray dyan. Ilang segundo din yan. Ayan po. Ito naman yung ano, yung in case na mapuno ito, yan, mayroon siyang bola-bola sa loob. Mayroon siyang itim na bola doon sa loob. Pagka umangat yan dyan, mababarahan yung vacuum. Pag nabarahan yung vacuum, yun yun. Mamamatay na yung machine. Automatic na mamamatay ito. Para hindi masira yung machine. Hindi yung machine. Pero yung drive nito ayun ito, nagpapatakbo pala yan, hydraulic yan, yung nagpapatakbo pala platform, mga ilang piraso yan dito sa farm na to, mayroon siyang hagdanan yan. Tapos na tayo. Yung ano pala, pag naitulak na pala yung gatas dun sa ilalim ng pump, milk pump, dadaan po dito sa dito yan, dyan pupunta ang ilalim, dyan lalabas yun ng ilalim at punta po dito sa filter. Kung walang filter na yan, aakit naman doon yung gatas. Pag-aakit doon, pupunta dito sa plate cooler. Yung plate cooler na to, ito yung nagsisilbi na nagpapalamig. Parang ano siya, primary cooler ng gatas. Kasi mahirap na mainit ang gatas, madaling masira yung gatas pagka yung mainit, so kailangan palamigin bago pumunta doon sa metbat. So ang ano yan, two-way ano yan, yung mga plate niya two-way yung daanan, yung isang plate tubig dumadaan tapos yung isang ano, yung gatas, ito yung tubig na mapasok dyan. Tapos baliktaran sila ito papunta dito, lalabas dito mataas. Mataas. Ay, itong gatas naman galing sa filter papasok dito sa kabila. Yan dito. Kabila, mababa siya. Tapos dito naman siya lalabas, papunta na doon sa taas. Pagpunta na doon sa taba. Yun. Kailangan talaga may ano, may ganito para
medyo malamig na yung hindi na mahirapan yung cooler ko sa ano, yung refrigeration ng milk bath para hindi maano, hindi siya magasto sa oriente. Lalabas po tayo doon sa milk bath. So pagkagaling doon sa labas ay sa loob, dito siya lalabas. Lalabas. Papasok siya dito. Yun, ito. Ito yung lock niya. Ito yung binubuksan saka sinasara pag ito. Pagkatapos mag-melt, tapos mag-wawas na ng planta, sinasara namin niya pa ganyan. Pero may ano naman siya, may guide. Pag nakaganito, sarado. Pag nakatayo, alam na, buhay siya. Pag nakatayo, buhay. Bukas yan, bukas. Tapos, yun. So, pag hinuhugasan namin siya, dito lang namin yung binubuksan. Kailangan bukas yan kasi hindi ma-UV. Tapos dito rin pala, dito rin pala yung outlet niya. Pag kayo kukunin lang, nagpo-collecta ng gatas, bubuksan to. Tapos may hose sila na sinasalpak dito. May hose dito na parang ganito. Sinasalpak yan. Tapos pupunta rin sa truck nila. Tapos ito naman yung mga switches ng kwan na refrigeration. Ito yung base. Basaan na. Maulang po ngayon. Ito yung base refrigeration. Yung magagaling po sa ilalim na. Agitator, kailangan dito para hindi mag-umabot yung baro. Para nagsipero siyang propeller na dito sa loob. Ito naman, ay magkapumawas na lang. Ito, nagaya lang ito ng air ducket o kaya yung resibo ako ilang yung nakolekta kasi yung mga readings na nakapaloob sa camera. Tapos pag inon mo yung refrigeration, nandito yung mga maandap na yung nagwas naman kami. Pag binaba ito, yun, mapupunta na yan sa hadang. Yan, sa duct na yan. O mapupunta na malatako na yan sa, mapupunta na yan doon sa effluent pan. Para pang ano naman yan, pandilig. Kasama ng mga tae. Lahat kasi ng ano dito, ng ulan o ngayon, kaya ngayon, maulan. Ulan, saka yung mga ginagamit namin pang hose dito, yung mga tubig na pang wash, pang hugas, lahat yan ay mapupunta doon sa effluent pan. Nagawa po tayo ng sariling video noon. Ayan po, yun po yung ano, yung takbo ng shed na to. Ah, ito nga pala yung aming switches ng ano. Pagka magme-melt, ito na ini-press namin na melt. Pag magwawas na, ito yung ini-press namin.
ito yung purging, pag mag-purge ka, may pagka yung gusto namin simutin yung gata sa buong ano, linya para walang gaanong matira. Yeah, ito yung pinipindot namin. Tapos, ito, turn off pagka tapos ka na mag-hugas o mag-gatas. Ito naman yung dalawa naming cylinder, hot water cylinder. Yan, sila yung ano, mag-iilip ng tubig para pang-wash. Saka pala dito, dito pala yung aming milking machine room. Maingay dito. Kailangan dito ng mga pero pakita ko lang. Ito sa ano to, sa platform kay trolley. Motor. Ilaw sa aksakan sa pivot. Ayun po yung top cage. Meron siyang chain na may ano. Ito naman yung pindutan niya. Pindutan po yan ng top gate, backing gate. Ayan po.